Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soyan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Binigyang katwiran ng ride-hailing app na Grab ang pagtataas nila ng singil sa gitna ng alegasyon ng overcharging. Sa isang statement kasunod ng pagdinig ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB sa petisyon na kumukwestiyon sa fare increase at surge fee, sinabi ng Grab Philippines na sumunod sila sa guidelines na itinatakda ng ahensya. Ayon pa sa Grab, ipinatutupad nila ang surge fee o extra charges depende sa oras, distansya at base fare. Pero ikinatwiran sa petisyon na dito natatalo at naaabuso ang mga pasahero lalo't hindi nila alam kung kailan ipapataw ang naturang surge fee. Inatasa naman ng LTFRB ang Grab na idetalye ang computation nito sa additional charges na ipinapataw nila sa pasahero sa susunod na pagdinig sa December 13. May ikinakasa rin pagdinig ng Kongreso sa reklamo ng overcharging ng naturang Transport Network Vehicle Service o TNVS. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Statistics Authority o PSA ang pagpapaimprenta ng digital version ng Philippine Identification System ID. Sa pakikipagpulong ni Marcos Jr. kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan at mga opisyal ng Philippine Statistics Authority, pinag-usapan kung bakit mabagal ang proseso sa pag-issue ng PhilSys ID. Sa naturang pulong, inilahad ng NEDA at PSA officials na nagkaroon ng problema sa flow of data at volume of data. Tinukoy din ang pagdami ng registrants para sa PhilSys na nagresulta sa pagkaantala ng printing ng national ID cards. Nakatakdang pag-isahin ng komite sa Kamara ang 27 bills pabor sa Mandatory Citizens Training Service Program o CSTP na naglalayong ibasura ang National Service Training Program. Sa pagdinig ng House Panels on Basic Education and Culture and on Higher and Technical Education, napag-isa ang House Bill 6486 para sa CSTP sa halip na Mandatory Reserved Officers Training Corps o ROTC. Gagawing mother bill ang House Bill 6486 na inakda ni House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng panukala, imomobilize ang mga mamamayan bilang bahagi ng kanilang constitutional duty para personal military or civil service lalo sa panahon ng calamities and disasters, national or local emergencies, rebellion, invasion o war. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.